Hello, hello, George. Dalmas Day at Porta Cayley. Meaning, the house of God and the gate of heaven. Mahal na araw na nga, kaya naman nagbisita iglesia din kami ni Nanay Rose. At unang-una nga itong St. John Don Bosco Parish Church na pinuntahan namin. St. John Bosco Parish of the Roman Catholic Diocese of Baguio was established on 1965. It is located in Trancoville, City of Baguio, Province of Benguet. The parish fiesta is celebrated every 31st day of January. Alas tres na nga ito ng hapon, kaya naman walang masyadong tao. Isa nga rin itong church na to ang dinadayo tuwing Semana Santa. May mga nadatnan nga rin kami mga turista at sila nga ay nagbibisita iglesia rin. Sa katunayan nga, first time ko lang din na pumunta dito. May isang dekada na nga ako dito sa Baguio pero hindi pa ako nakakapunta dito. Nadadaanan ko lang, nakikita ko lang pero hindi pa ako nakakapasok, kaya naman so blessed. Ngayon napasok ko na at kaming tatlo lang talaga ang laman. Yung feeling na super blessed ka talaga kapag nandito ka. Alas tres na nga ito ng hapon pero sobrang init pa rin. Naway kasing init ng panahon ang init ng pagmamahal sa'yo ng jowa mo. Char. At kahit na saan kayo magpunta this coming Holy Week, magdala kayo ng tubig, ang init talaga. Andito na nga kami sa Baguio pero as in para kaming nasa La Union, ang init. Eto nga't umalis na rin kami dahil mamamalingki pa kami. Nag-jeep na nga rin kami dahil malapit lang naman. At andito na nga kami sa may palengke. Unang-una nga naming binili yung ulam ni Arkidan na fish. Eto na nga rin yung update ng palengke ngayon at kahit papaano ay maayos-ayos na rin. Naibalik na rin yung mga wagwagan dito sa may Block 3. Kaya naman kung mamamasyal din kayo ng Baguio. Pumasyal din kayo dito sa may palengke. Maraming magaganda at mura na ukay-ukay dyan. Marami kayong mapagpipilian na pang summer outfit na siguradong pasok na pasok sa inyong budget. Eto nga, papasok na rin kami sa may gulayan dahil nga gulay is life. Kailangan naming bumili ng malunggay ni Arkidan dahil favorite niya yun. At ako naman, gustong-gusto ko yung petchay, yung pangsigang ha. At sigurado ako, yung jowa mo, gustong-gusto niya rin yung fresh na pit. Chai. Char! Yung malutong-lutong at super fresh, ganon. Char! Eto naman si Nanay Rose, ang hinahanap niya itong siling haba, yung hindi maanghang, kaya ayan, tinikman pa nga niya. Sinigurado niya talagang hindi maanghang dahil hindi nga siya mahilig sa maanghang. So ayun, napabili kami dyan ng 1/4. At yung 1/4 nga ay 20 pesos, kaya okay na din. Shout out kay kuya na nagbebenta. Alam ko, alam niya na binibidyohan ko siya. Char! Retigurod nga silik at nag-imas piman nga pinang sigang mikin pinang paksiw. At itong at ang mura ng kamatis ngayon, makakabili ka ng 10 pesos na 1 kilo. Itong at hindi rin pinalagpas si Nanay Rose itong mangga. Mura lang din naman dahil 65 yung kalahating kilo. At alam nyo na ang Nanay Rose na sigurista, inamoy-amoy pa niya. Oh, syala, akala mo naman may ilong. Char. Pero in fairness, effective naman yung pang-amoy-amoy niya, matamis din naman yung napili niyang mangga. Wala nga rin kaming pang-merienda, kaya ito namili si Nanay Rose ng tinapay. Murang-mura nga rin dito ang tinapay nila dahil makakabili ka ng 20 pesos. At ito na nga ang aming dinner. Syempre, yung pangmalakasang mangga ni Nanay Rose at yung kanyang sinigang na may petchay at saka siling haba. Kaya naman, ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Let's eat!